What's up, Mama G's, and welcome to Meeting Sobrano TV. Today's meeting is about a magre-react sa reaction ni Uncle KS 2.0 Abading Disco 5 Destroyer. Yes, na-miss namin to si Uncle KS. Kalalabas lang nito to last night, October 30th. Uy, sinabay pa, no? Panoorin na natin. Okay. Let's go na. Hi! Welcome to Quantum Supreme TV, this goddamn gang, in this goddamn house! So, goddamn gang, nasira na naman yung lineup comment. Ang dami nagre-request sa akin na kailangan ko daw pakinggan to. Ito ay ang kanta ni Kupal Destroyer. Yun ang pangalan niya. Sa si Kupal Destroyer. At ang title nito ay Kahit Sinong Demonyo Abaddon This Goddammit. Kahit sinong demonyo. Kasi goddamn gang, kung i-check nyo men, yung Abaddon, isang uri ng demonyo yan. Yung ganyang pangalan men. Kahit i-check nyo bro, okay? Kaya pala pangalan niya Kupal Destroyer. Ibig sabihin Kupal si Abadoy. Uncle KS is just lying. Abading. Ligaon agad. Pag may babaeng dumaan. Lalo na pag maganda ang katawan. At saka nakakalokong tingnan. Abading. Kaming lahat ay binata pa naman. Wala kaming mga asawa at nobya. Hindi pa rin naman kami pumapalya. Abading. Mahiling kami sa magaganda. Abading. Kupal Destroyer is in the hands. Yeah. Listen up, yo. Ready na ba? Nakahanda ka na ba? Parang familiar yung boses nito. Sino kaya ba si Kupal Destroyer? Goddammit. Kahit sino kong demonyo akin tong pinigarin, sabihin na sa akin di patatawarin, pati iiyakin, patutuwarin, akin ang palalamunin na mga salita. Goddamn, paiiyakin, patutuwarin mo? Si Abadoy. Ang pangalan mo ngayon, Abading, Abadoy ka na bro. Ang dami mong drama, man. Palautos ka pa, bro. Gusto mong diktahan, man? Si Andrew, the place to be? Abadoy, gusto mo diktahan, bro? Gusto mo diktahan yung Dungalo Brotherhood, man? Dapat ikaw muna yung maghingi ng sorry, bro. Last year ka pa, man. Uncle KS is just playing. Tingnan lang, man. Si Skinny Me din to, eh. Itong channel na to, eh, Skinny Me Official. Si Kupal Destroyer, ito din yung... Ano to, alter ego ni Skinny Me, pero parang siya pa rin, wala pa rin nagbago. Balik na tayo konti, goddammit. Iiyakin, patutubahin, akin ang palalamunin na mga salita ng akin ang ginawang araw-araw na nilangan, makinig ka na lang. Kahit sino pong demonyo, kaya-kaya ko ba sa akin? Kahit sino pong demonyo, kaya-kaya ko ba sa akin? Makinig ka na kapag pagkat ikay ikakapon, well, ikaw ay isinilang ng maling panahon. Well, bakit ka ganon? Utak mo? Huwag mong ikapon, bro, parang aso naman. Huwag mo naman ikapon, may parang hayop naman yung demonyong yan. Goddamn. Parang gilaso ng mating orasyon. Ingit sa aming amo, di mo kayang tapatan. Galit sa kaman niya ka karo, malibog ka naman. Kala mo kung sinong santo, pwede. Goddamn. Ingit ka talaga, Abadoy, okay? Matagal ka ng ingit. Di ba nag-audition ka sa Dungalo, me? Oo. Ang dami nagpapatunay, nag-audition ka, hindi ka natanggap. Amoy na amoy ni Pooch ang iyong ugali, bro. Goddamn. Di ba? Tapos nagtetetext ka rin sa death threat. Gusto mo rin maging death threat, di ba? Pero hindi pwede. Hindi ka bagay, bro. Abadoy ka. Kaya sumisiksik ka sa ex. Batibot, di ba?
God. Tumulong ka naman, tama ng maang-maan. Hindi mo kayang sabayan ang lupit pa ni Gamol, kaya pigil ka na yan. Simula sa pagkis. Hindi mo kayang sabayan ang lupit ni Gamol. Goddammit, real talk! Pinag-isip mong kulang-kulang. Well, galit pati mabilang kasi masyado ka makulang. Pagkat lahat na mulat sa inyong kayabangan, ang tirahin ko kayo pagkat itong aking libangan. Doon sa kangkungan, doon ka pupulutin. Walang taong perfecto, din ang sabi sa akin. Maraming sinungaling, diyan ka magaling, kaya ikaw ay gigilingin. Sino itong demonyo atin pong itirahin? Sabi mo na siya akin di patatawarin. Pati iyakin, patutuwa rin. Akin ang palalamunin na mga salita. Ang akin ang ginawa ang araw-araw na libangan. Makinig ka na lang, kahit sino itong demonyo kaya kaya kong basakin. Kahit sino kong demonyo kaya-kaya kong basakin. Simula sa bull, hinayupak na hulul. Sa kampo ng Dunggalo ay mahilig siya mambudol. Kala mabangit. Sa kampo ng Dunggalo ay mahilig siyang mambudol, man. God damn, bro. Wala naman talaga kaming pake, man, kung edited o hindi edited yung mga lumalabas na post laban sa'yo, Abadoy, okay? Natural, man, bababuyin ka pa rin ng Dunggalo Brotherhood. Kahit anong gawin mo, man, kinalaban mo si Puche, eh, di ba? Kinalaban mo yung Salbakuta, man. Dahil mo pinupost dati, di ba? Dahil sa pagtatanggol mo kay Boy Tulo, di ba? Naalala mo ba yung post mo against sa Salbakuta, man? Nag-sorry ka na ba, bro? Nag-apologize ka na ba sa mga ginagawa mo, man? Tapos ngayon, didiktahan mo si Android. Didiktahan mo yung Dunggalo Brotherhood, man. Baka nakakalimutan nyo, God damn gang, kung sino talaga yung mga mahihilig mag-create ng fake news. Naalala nyo ba dati, bro? Si Uncle Kes ang unang ginawa ng fake news na mga yan. Ni Unggaan Friends, di ba? May fake convo na nagpapasulat daw ako. God damn! Pinost pa ni Ungga! Di ba? Naalala ko yun yung ano yun. Di ba? Tapos naalala nyo ba, God damn gang, ginawa din na... Yun yung ano nga, di ba, yung pinatake down yung ano niya. Yung channel niya, di ba? Mm-mm. Naalala mo yun? Di yung channel niya, yung content. Ay, ano, content, yung content. Yung content yung, ng nireact niya. Alam ko yung kantang ano yun eh, yung... Yung kantang ano? Sige Kahol ba yun? Hindi. O yata yung Sige Kahol. Basta may mga, ano yun, may mga kanta rin na inano to si Uncle Gesh. Yun, balikan natin. I-review ba niya yung kanta mismo? Hindi ko, ano eh. Basta may kanta rin na ano, tapos may na ano siya. Pero nga, marami, that time marami din yung, yun nga yung parang mga screenshot na nagpapagawa nga doon si Uncle KS ng kanta. Go na! Hello ng fake combo, si Jouty! Diba? Koli Bitch! Koli Bitch. At... BJ Tilapia, di ba? God damn! Pinapost nyo pa, di ba? At god damn, gang, naalala nyo ba yung na-take down yung music video ng Shokla? Sinisisi pa nila yung God Mike, ang dami mga fans nila, sinisisi yung God Mike, pati sila, bro. Sinisisi sila Padlock, sinisisi si Jotty, sinisisi yung Dunggalo, bro. God damn, parang nyo na rin sinisisi si Andrew Inyan, bro. Sinisisi nyo yung God Mike at Tunggalo. Tapos malaman-laman namin, yung nag-leak, galing din pala sa inyo. Yung cause ng takedown, galing din pala sa inyo. Sino ngayon mahilig sa fake news, bro? Abadoy, makinig ka, bro. Mahal yun nga, no? Kasi nag-react din ako. Sa... Yun nga, yung post na ganun. Medyo ako, sa akin lang ha, disappointed lang ako. Kasi diba, ganun. Tapos sinasabi dami account daw, ganyan. Tapos ito, nire-reveal na naman ni Uncle KS na, yun nga, kumaga parang galing din sa kanila. Oh, sa side nila pa rin yun. Kasi parang, ay sabi mong edited, di mo maano eh, diba? Kasi, pangalan ngayon nandun pa rin eh. Kumbaga, dapat, di na pinatagal yun, diba? Hindi, kasi, tsaka... Ang akin lang ha, para sa akin lang ha. Siyempre, di na pinatagal yun. Kung sino man nag-edit o ano dyan, di na pinatagal yun. Ang ano ron, may mga nag-comment pa, tsaka like. O may mga nag-comment, mga sa side din nila, di ba? Talagang doon pa lang. Hindi, tsaka hindi, mahal. Titignan mo ha, ayan ha, inaano na ni Uncle KS, marketing strategy. Oo. Oo, kasi meron sila after nun, biglang meron silang ginagawang kanta. Oh, parang ano na rin talaga yun, baga,
gumagawa ulit ng ingay ba para at least, oy, tas biglang ipapasok na kanta. Di ba na? Ayun na, niluluto pala nila yun. Yun nga, kaya siguro. Kaya tama din talaga si Uncle KS, marketing strategy na. Oh, ayun din yung nakikita kong angulo sa isang banda. Pero balita ko, magkakademandahan daw. Kasi may mga dapat... Kasi marami naman dapat gawin eh, para ano eh, di ba? Kumbaga parang ano na eh, medyo tumatahimik na lahat eh, di ba? Yun, ganun na naman. Mm-mm. So, lalo nilang pinapainit. Mm-hmm. Ako sa akin lang, disappointed lang ako. Kung, di ba, sa post niya ba doon, kasi hindi talaga pwedeng dami account yun eh. Oh. Hindi talaga pwedeng, alam mo yun. Kasi after nun, biglang ano eh. Tsaka, tingnan mo naman, no, yung mga pinagagawa nila lumalabas ngayon, marketing strategy talaga. Tsaka meron nga kasing ginagawang bagong kanta. October 30, di ba? Nakapost pa nga yun eh. Yung lalabas silang kanta? Tsaka talagang ano, bistado na talaga. Bistado. Hindi, pero dapat talaga, paul yun. Kasi, ang dami namang tumitira sa kanila, bakit di yun yung puntuhin talaga nila, di ba? Hindi yung mismong ano, siyempre si AE, King AE, ano, umbaga wala siyang ano eh. Ang mga nagdi-disback lang naman yung talagang ano eh, loob sa mga Dunggalo, sa loob din ng mga Dunggalo, pero kay Andrew E, di talaga yun. Yung nga sabi ko nga sa post ko, di ba? O sige na, okay lang kaming mga Dunggaloids, di ba? Kasi yun yung sinabi niya eh. Sige, kami na lang. Huwag nang idamay si Kuya Andrew, diba? Oh, kaya hindi, iba na yung level ni ano yung AE, diba? Ang baga sa kanila, dapat alam mo sa akin, hindi naman yung ano eh, yung level o ano eh, kumbaga yung respeto na lang yun, kasi bilang nauna, diba? Hindi lang sa bilang nauna, ang daming natulungan ni Kuya Andrew na mga rappers, na alam mo yun, marami siyang natulungan eh. Parang disappointed lang ako. Tapos yun nga, nakikita ko nga yung mga post nila Flick G, na kasi siya daw meron daw nagbabanta kay Smug, may ano, mahal daw, ang respeto daw talaga nila is ano, kasi kung may respeto talaga din, ano eh, hindi mag-uutos, hindi papatol sa ganito, hindi magdi-disrespect ng, alam mo yung produkto ni Kuya Andrew. Kaya dapat ano, yung, di naman kabawasan ng ano eh, ng pagkalalaki yung pagpapakumbaba, di ba? Ay lang naman din ni ng mga ano eh, ng mga old school, di ba? Itong mga nasa part ni Kuya, di ba? Na humingi lang sila ng dispensa sa ano, di ba? Kasi dapat nga hindi na pinalaki yung ano eh, yung ginawa ni Tulo eh, di ba? Yung ginawa niya na pakyo-pakyo, di ba? Tapos hindi naman kayang panindigan, iba pala yung pasasagutin niya, di ba? So, yun. Okay na, let's go! Oh, food! Oo, yaba doon! Oo! Uncle KS is just playing. Alam mo, Abadoy, bakit hindi mo unahin muna yung grupo mo, bro? Okay? Yun ang mahilig sa mga fake news, man. Si Beavis and Butthead. Collie bitch. Palibasa, pinapainom ng sabaw ng bigas ng airpot niyang si SPO bitch! God damn it! Hindi ako si SPO bitch na yan. Tangi pa na mga versa, sige kahol. Tagatukmol, matagal ko na alam, ingit ka kay gamol. Tama ng kaplastik yan kasi sa hayop ay masahol. Sige na pumatol, sana all di bastos, gaya pa ni Benson. okay, go. God damn, si Kupol Destroyer, walang preno, man. Naalala mo ba, Abadoy, yung verse mo sa sige kahol, man? Abadagada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 badag
pinaka-takedown mo pa sa akin, di ba? Nag-send sa akin yung YouTube ng email. Nandun yung full name mo, bro. Kayo ni Ungga. Nandun yung full name nyo, bro. Pinaka-takedown nyo yung Sigi Kohol. God damn. Natural ba babuyin ka ng Dunggalo Brotherhood? Nasa babala yun, di ba? Babala sa mga rapper na hindi gagalang. Hindi ka ba nakinig, no, man?
Ano sabi ni Pooch bro sa mga babala niya, men? Hindi ito magtatapos hanggat hindi kayo ubos. God damn, real talk. Walang katapusan ng rap game ni Pooch, di ba? Hindi naman kayo inaano, pati ikaw, Koli bitch! Di ba? Hindi naman kayo inaano, bro. Bigla kayong nakikisaw sa bigla kayong sumasali. Hindi naman kayo pinapansin ni Andrew at ng Dunggalo. Tapos ngayon, iyak kayo ng iyak, me? God damn. Iyak ng iyak. Ang bobo nyo. Ang bobo may smuggling. Ba't sumasagot kami? Hindi kayo yung kausap ko. God damn. Okay, just playing. Go! Ako ng attention, ikaw ay minimension, sariling comprehension. Kalas makatang at marami siyang alam, malulupit pa na kalatang. Sa'yo pag bumuka ay asara mga bata, lalo sa makuta, bigla siyang lumabas kasi wala nang kinikita. Kapit na kay Rosa, 5:30, doon sa Santa Rosa, nangyari ang demand na hindi inaakala. Bonding, ability to bonding. And what you gonna do about it? Dapat sumagot kay Kupol Destroyer. Hindi ba ito ginagawa niya? Si Turbo yan! Bonding? Si Ben! Ah, si Ben ba? Ben Turbo pa rin. Wala dito si Ezo Mulul. Ba't nagsasak si Ben? Ay, nakikita si Rami. Pero ako si Ben Turbo. Ikaw kasi Ezo Mulul. Anong ginawa mo? Umiiyak na naman. Ah, pakidig mo yan ang helmet ni Abadoy. Hindi maganda. Gusto makasig ng back first from the hills. God damn it. Da. Ang dami din personality na okay, let's go, Kupal Destroyer. Dami personality. Ang demonyo aking pong itigay. Sabihin na sa akin, di patatawarin. Pag-iiyakin, patutuwarin. Akin ang palalamunin na mga salita. Ang akin ang ginawa. Araw-araw na ligangan, makinig ka na lang. Kahit sino pong demonyo, kaya-kaya kong masakin. Hindi ko rin alam kung ikaw ay good rapper. Tuturuan kita ng good manners. God damn. Kupal Destroyer is on fire, let's go! Mga lyrics galing ng universe. Ika nga nila din na dapat i-reverse. Benta ka ng Converse, dapat i-release. I will obey my thirst. Versatile ito ang aking style. Di na dapat dinadahil cause you know my curse. Basag ang mga tayo sa parang universe. Pwede bang umilit? Dapat kong isimit. Kinakati ang mga singit dapat umaawit. Pwede bang pasipsip? Bro, kumakati yung singit mo hanggang habang umaawit? Pwede ba pasipsip? Yan yung bastos talaga. Okay, ito ba pasigal mo yung kanta mong pasipsip? Hoy! Abadoy! Okay, let's just play it. Let's go! Ito ay isang sound sa manyaks pa na atin. Wala akong pake kung ikaw pa ay magalit. Wala akong pake kung di pa ulit-ulit barap. Patayo kahit na nakatagilid. Kayo ay titiray ng katulad kong walaki. Wala daw siya, pakialam kung ang bitay pa ulit-ulit. Hype ka talaga, Kupal Destroyer. Ang lakas mo man trip, bro. God. God damn, gang. Salamat ka pala, Kupal Destroyer. Hindi ko alam, ikaw din nata si Iskinny. Kapareho kayo eh. Okay? God damn, gang. Comment kayo sa baba kung ano masasabi nyo kay Kupal Destroyer and this God damn, gang. This God damn out. God damn. Gano nga ba yung registration fee para maka... Sali sa goddamn gang. Zero, okay? For free. Goddamn! Ikaw ay ito mo nun. Huwag mong ginagawa yung bonding na eh! Hindi mo yung bonding! Goddammit! Pumo may smuggle, goddammit ka. Smuggle ka. Okay. Stop na. So, yun, ang kulit pa rin ni Uncle KS. Namiss ko si Uncle KS. Namiss ka namin, ha? Namiss ka namin. Tapos mo na, mahal. Ayun nga, so comment ko lang is, yeah, I'm just disappointed, no? But, it is what it is. So, let the rap game begins. Sabi nga dun sa post, kung dami man yun, no, ano. Ako kasi, wala. Hindi, real talk lang. Hindi ko siya, I feel that it's not a dummy account. Hindi siya dami. Hindi talaga, promise.
Ewan ko, kung sinasabi nilang dami, edi sige. Kasi yun, ilang beses nang nagpa-marketing strategy. Tsaka obvious naman eh. Diba? So, yun nga, sabi ko nga sa post ko, di ba, alin lang, sige, kami na lang doong galoids. Diba? Huwag nang i-ano si Kuya Andrew. Huwag na. Huwag, very wrong yun, very wrong. That's why I'm so disappointed. Kasi I don't think that it's a dummy account. Real talk then. Ikaw. So, syempre, sa nila, sa kahit sa side nila, syempre, may mga old school din. Kung ano yung respeto nila sa mga old school nila, dapat ganun din sa iyo. Kahit sabihin mo, ano, ganun din sa iba. Kahit magkaiba man ng grupo. Di ba? Kasi isa lang naman yung, ano, yung kultura, yung, ano, yun, yung rap, di ba? Kumbaga, ano natin to eh. Kumbaga, pinahiram lang din sa atin to. Di ba? Ng mga nauna. Kaya, dapat, respect talaga sa mga nauna. Ayun, so last words ko na lang, Abaddon, no, very wrong, okay? Very wrong. It's very disappointing. Yun lang yung sa akin. Hindi ako naniniwala ng dummy account yan. Okay? So, disappointed ako. Yun lang. Tsaka talagang ano eh, nagipagpitigan pa talaga rin sila ng salita sa FB, di ba? Talagang parang nagipag, ano talaga sila eh. Di ba? Mm-hmm. Siyempre ako bilang ano lang din, tagapainip, di ba? Siyempre yung mga napapansin ko lang din. Siguro, yun. Tingin ko lang. Ito na naman tayo, tapos meron na naman tayong mga haters, sabi, nakikisawsaw na naman tayong dalawa. Yeah, syempre. It's not, yeah, yung issue ngayon. Reactor lang kami. Oo, reaction. At saka, bakit ba? Eh, kasi I'm just saying, di ba? Hindi sa nakikisawsaw. Alam nyo naman, di ba? Donggaloids nga din ako. Kasi yun ang produkto ko eh. Kahit wala na ako sa Donggalo, sundalo na ako ng Donggalo ngayon. Yun eh. Alam mo, yun yung respeto. Ewan ko ba bakit hindi nila maano. Gusto na kasi yata ngayon yan. Pissed someone off. Make a shit out of yourself. Para sumikat ka. Marketing strategy. Ganun na ba talaga ngayon? So, parang kailangan pala bambaboy ka ng ibang tao. Babuin mo yung imahe mo para sumikat ka. Ganun na nga yata talaga. No? Ganun na yata. Which is, how can you be so low? Yun lang. Anyway, thanks for watching Lady Kim Chapran TV. With Soiti Mapagmahal, and don't forget to hit the like, subscribe, and share, and tap on the bell button for more videos. Yeah, yun na nga. Sorry ah, kasi wala pa akong tulog. Patulog pa lang ako. Pupajama na nga ako. Anyway, God bless everyone. Thanks for watching. Thank you. Bye guys. God bless.